Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man, una sa lahat, may galab siya out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So welcome back again sa ating mga pag-komentaryo, mga ka-action, mga kakamping ha, at sorry po kung medyo natagalan tayo sa pagbigay ng mga komentaryo about dito sa ating mga kaibigan sa kabila na bumabanat dito sa ating minamahal na Attorney Lenny Robredo, no? Sa hindi pa po nakakaalam, andito po ako ngayon sa province ko, sa Masbate. Kaya gi-enjoy ko muna ang ating bakasyon kasama ang aking mga bulilits at aking mga pamangkin at magulang, mga sister, no? So kaya pasensya na kung hindi ako medyo nakakapagbigay ng reaction dito sa ating programang The Action Man. So may bigyan lang po tayo ng konting komentaryo at reaction about ito sa post ni Model of Manila, no? Titingnan natin kung paano siya naging model, mga ka-action, mga kakamping, no? Kasi ito naman yung banat niya kay Attorney Lenny Robredo. Ito talaga si Model of Manila, para tong hunyango na pabago-bago ng kulay, papalit-palit, no? Kasi Isko Moreno to, eh. Hindi ko alam kung saan ba't nakapanig talaga. O kung kaya ginagawa niya to para makakuha naman ng atensyon sa kabila. Para dumami naman ang kanyang mga followers o viewers, no? Kasi kung titingnan natin ang model, hindi ganito eh. Pero bago tayo magpatuloy, mga ka-action, mga kakamping, basahin po natin ang naging caption. Open si Lenny Robredo, tumakbo uli. Nung last time kasi, delay to your me, na di siya tatakbo. Yun ang naging caption sa kanyang post. Pero bago ang lahat, pakinggan po natin ang naging audio. Oh, so ito po, mag-react po tayo dito sa bagong sinabi ni Attorney Lenny na lumalabas ngayon sa mga pages ng mga news outlets. Sabi niya, I hate saying I'm not running anymore because I said that so many times already and I ate my words. So I wouldn't say I wouldn't anymore. When there is a call for you to serve, no matter how difficult, you answer the call. So yun po yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, she is open to running again. Ang tanong yata dito, for a higher position eh. So pwedeng senador sa 2025 and then sa 2028 baka tumakbong pangulo ulit. At yan po ang inaasahan at yan po ang wish nung pong mga diehard na Lenny supporters nating mga kababayan. So magbigay po ako ng aking reaksyon. Buti naman at mas nagiging honest itong si Attorney Lenny sa kanyang mga intensyon na natatakbo. Ano kasi sa totoo lang ah, ito, sariling experience namin sa kampanya. Isa sa mga nangyari kasi, kung naalala nyo, mga last year, nung pinag-uusapan pala kung sino yung mga tatakbo, sino yung magkakampi-kampi, ang pinapalabas nitong sila VP Lenny noon ay hindi siya tatakbo. Parating ganun, unite the opposition, susuporta na lang kami. Unity talks, puro ganun po yung pinapalabas. Kinausap si Pacquiao, kinausap si Ping, kinausap sila Isko. Pero ano ang sinabi nung pong mga, hindi lang sa amin, hindi lang kay Isko ha, maski dun sa mga ibang kampanya, maski dun kay Ping, ano po ang sinabi? VP Lenny at that time was negotiating in bad faith. Ang pakiramdam po namin at nung ibang kampanya, kaya lang nakipag-meeting nun si Lenny ay para madiskaril yung pong mga ibang kampanya. At siya lang yung mga ibabaw at siya yung tatakbo. Yun po eh, kumbaga, wala talaga siyang plano na mag-step back. Natutulong na lang kung sino yung hindi. It was all, ang pakiramdam namin, it was all a plan para madiskaril yung kay Pacquiao. Siguro matignan na din, ano ba kakayanan nitong si Pacquiao? Ano ba kakayanan nitong si Isko? Ano ba ang kakayanan nitong si Ping? Sino ba yung mga senador nito? Sino ba yung VP nito? So parang ganun yung way eh, ganun yung dating sa amin nung ginawa ni Lenny last year. At isang factor na din yon kung ba't hindi din siya nagtagumpay, kasi pag simula pa lang eh ganun na, diba? Talagang mahirap, parang you are showing an image sa public na mabait na ano, pero sa totoo lang medyo pagka scheming, may pagka yun pala, meron palang mga plano pala na ano, meron pa lang pinaplano na
na hindi diretso kung ano yung sinasabi niya. So ganun yung dating sa amin, ah. I could be wrong, pero at least ngayon mas nagiging honest itong si Lenny na baka tumakbo ko. Hindi niya sasabihin, hindi ako tatakbo. Ah, 'di ba? So kaso this would pose as a problem for the opposition, kasi ang problema hanggat nandiyan yung shadow ni Lenny, na in fairness nakakuha naman sila ng malaking boto although malayo kay Pangulong Bongbong, nandiyan yung kanyang shadow na the supporters of the opposition of the Pink Movement would always choose to support Lenny para maging standard bearer nila. Ang problema eh talagang mas majority po sa mga kababayan po natin ang ayaw kay Lenny. Kung ano man dahilan yan. Pero ako nakikita ko isang malaking dahilan dyan ay dahil si Lenny puro kontra kay Digong. At si Digong was a popular president. So yun po yung aking analysis dyan kapag tinitingnan ko po yung nangyayari dito kay Lenny. So yun yung nakikita kong dahilan na hanggat nandiyan si Lenny, itong opposition ay hindi makaka-move on. Sana at this point ay naghahanap na sila ng mga bagong leader, bagong kaalyado, bagong koalisyon. Pero kung ito na naman, kay Lenny na naman, kaso may built-in na nga na parte ng population na ayaw sa kanya. Yun naman ang nakita, pag mag-ikot ka, yun naman ang marinig mo eh. Kaya nga ganyang kalaki yung kay Bongbong eh. Imagine mo, marami sa ating kababayan, hindi naman pro-Marcos, pero they would rather vote for a Marcos than to vote for Lenny or the Liberal Party. So, hindi talaga makakabuti sa opposition if si Lenny pa rin yung namumuno at yung gustong maging presidentiable sa 2028. Kung ikaw ay supporter ni VP Sara, yun ang gusto mo mangyari. Gugustuhin mong tumakbo si Lenny sa 2028 dahil walang chance din na talunin ni Lenny itong si Sara. Yun na nga eh, yun nga yung dahilan kung bakit ayaw iboto si Lenny ng mga kababayan natin, kasi malakas siyang makasira kay Digong. Tapos ang kakalabanin pa niya yung anak ni Digong. Wala, isa vismin pa lang eh. 'Di ba? So yun ang dream na kung ikaw ay supporter ni VP Sara, yun ang gusto mong mangyari. Gusto mo si Lenny tuloy-tuloy lang tumakbo senador o kung manalo o hindi, o tapos tumakbo ulit sa 2028. Kasi kung ang labanan naman ay 1-on-1 na naman, wala-wala din. Expect the same result na mangyayari. Kasi kahit sasabihin ng iba, hindi, in 6 years, papalpak si Bongbong, papalpak yung Marcos administration, ganyan-ganyan, maraming mga... Nangyari ba yan kay Digong? 6 na taon kay Digong, naninira sila. Kung ano yung style nila ngayon, yun din yung style nila for the last 6 years. Naging effective ba? Hindi din naman . So wala din silang ginagawang kakaiba. It is the same routine, it is the same paninira, umiikot abroad, magsasabi, disinformation. It is the same audience. Tapos kesa makipagbati sila sa ibang mga grupo, sa grupo namin o sa grupo ni Pacquiao, mag-reach out sila. O sa sabihin natin, sila Cayetano. O hiwalay naman sila Cayetano . O si Pimentel nga, hindi pa rin nila matanggap din ng buong buo . O sabihin natin, yung mga Tulfo, isa ding malaking pangalan yan. Kesa bumubuo sila ng koalisyon, masyado silang, kumbaga parang, yung pa rin. Kung ano yung tingin nilang tama, kung ano yung sinasabi nilang prinsipyo nila, they are not willing to compromise, they are not willing na to form alliances with other big groups. Ang mangyayari dyan, parehong resulta. Yun at yun din yun. Asa-asa pa tayo na mag-iiba yung resulta. Kaya kung Sara Lenny, tambak na naman si Lenny dyan. Ganun ang mangyayari. So yun lang naman yung reaction ko dito sa mga sinabi na yan ni Lenny. At least this time, honest na. Pero yun nga, ang negative side niyan, kung hindi pa siya tumigil, siya pa rin ang titignan at siya pa rin ang gustong maging leader nitong hindi masisimulan yung transformation, yung rebranding ng oposisyon. So yun na mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin ang lahat ng mga sinabi ni Model of Manila, no? So, doon sa part na sinasabi niya na
puro kontra kay dating President Duterte, si Attorney Lenny Robredo. Kung ikaw ba naman, kahit labag na sa loob mo, tatanggapin mo pa rin ang offer ng mga trabaho? Hindi na, di ba? Pero si Attorney Lenny Robredo lamang na kahit konti ang pundo sa OBP during sa kanyang time, pero hindi po naging hadlang ang maliit na pundo para kay Attorney Lenny Robredo. Marami siyang napagawa, maraming natulungan, at alam na alam mo yan, huwag kang magtulog-tulugan sa katotohanan. At doon sa sinasabi mong majority ang ayaw kay Attorney Lenny Robredo, kaya natalo, aba, nako, ako po hindi talaga ako naniniwala na mas majority ang ayaw kay Attorney Lenny Robredo nung last election. No? Na magic lang po talaga yan. Pero wala na po tayong magagawa kung hindi tanggapin si President Bongbong Marcos at patapusin ang kanyang termino sa loob ng 6 years, at sana mapaunlad niya nga ang ating bansa kahit papano dahil sa kanyang mga pangako, dahil ang kanyang mga supporters hanggang ngayon naghahangad pa rin ng kanyang mga pangako. Alam niyo na kung ano yung mga pangako niya, no? At daw sa sinabi niya na tatakbo si Sara at si Attorney Lenny halimbawa ang magbanggaan sa darating na 2028 elections, aba, kung talagang ano lang ang bilangan, aba, hindi yan magpapaiwan si Attorney Lenny Robredo kung maganda ang bilangan. Pero kung hindi, talagang maiiwan naman, no? At alam mo, Model of Manila, ang dapat nga sana sa'yo yung nagbibigay ka ng mga magagandang halimbawa sa iyong mga vlog, kasi yung channel mo is Model of Manila. Pero wala eh. Instead na magbigay ka ng magagandang inspirasyon para matawag ka na Model of Manila, nagbibigay ka pa ng mga komentaryo na against sa kay Attorney Lenny Robredo, na wala namang ginagawa sa'yo si Attorney Lenny Robredo, no? Naingit na ingit ka ba? Isa ka ba sa mga ingit na ingit kay Attorney Lenny Robredo? Hindi mo ba matanggap, Model of Manila, na kahit hanggang ngayon ay pumapayagpag pa rin sa social media ang pangalan ng Lenny Robredo? At nakikita mo yan, no? Yung mga supporters niya, lalo na sa mga university, nagwawala pa rin hanggang ngayon. Ganyan kami mag-support kay Attorney Lenny Robredo. Solid, na kahit hindi man siya nanalo, nandito pa rin siya sa puso namin. At sa susunod na laban, kung lumaban man ulit si Attorney Lenny Robredo, sa kanya pa rin ititiwala ko ang nag-iisa kong boto. Yan na po. Thank you for watching. Have a good day.